Gaganda na kinabukasan mo, baby. Mayaman na makikilala mo mga magulang. Baby. Diyos ko. Pati ko, bata. Pati ko, bata. Gabi. Hindi ko sinasadya. Diyos ko. Malaman nga ni Almira na nakambalang anak mo eh. Sabi nga tulungan din kita. Kalimutan mo nakaraan ha. Si Doktor, kailangan sa emergency room, dalian mo! Si Doktor, kailangan sa emergency room, magpata, dali! Nurse, bakit? Ang anak niyo. Bakit? May masama pong nangyayari sa anak niyo. Alam ko, hindi mo nagawa ang pinag-usapan natin. Hindi na kailangan, Cardo. Para saan pa? Sino ba papalitan mo? Eh, ayun! Naninigas na ang anak nila, Amante. Para na rin ako nakaganti nun, Cardo. Alam mo ba yan si Almira? Hindi na pwede magkaanak. Yun, pag inulit pa nila ni Amante, ikamamatay ni Almira yun. Isipin mo na lang, Cardo. Mayaman ka nga. Wala ka namang anak. Para saan pa ang buhay? Hoy, bakit ba pinagpapawisan ka? Ha? Ano ba pinagkagawa mo sa nursery? Loko, muntik ka na mahuli ng nurse, no? Di ba? Oo, muntik na eh. Muntik na nga. Buti na lang, ganun lang nangyari. Then pag nagkataon, sasabit ka, loko. Di pa ka, no? Di pa tapos ang pag-iiganti ko sa kanila. Mas masakit ang mararanasan nila. Magkaroon lang ako ng konti. Konting pagkakataon lang, Cardo. Iyak ng duguyang si Almira.
pare. Pwede mo magtanong? Ano yan? Kilala mo ba si Gary? Yung nakatira sa bahay na yan? Yung asawa ni Susan? Oh, yun nga. Hindi ata umuwi ang mag-asawa. Kagabi pa namin pinabalik-balikan dito. Paano ako nasa hospital pa? Hospital? Bakit? Alam ko, papanganak lang ng asawa eh. Ha? Sa hospital? Hindi ko alam eh. O sige, salamat ha. Sige. Patawagan mo lahat ng hospital headquarters at ipahanap mo yung pasyente nagngangalang Susan. Susan Davis. Sabihin mo yung bagong panganak. Sige, lumati na. Para iligtas siya, Mr. Del Valle. Kaya lang, I'm sorry. Patay ang bata. Pambihira ka, tinakot mo pa ako eh. Ikaw lang pala kambalan dyan eh. Ask kasi muna ako nito ah. Simo, sandali. Ano nga pala nangyari doon sa sanggol na matay sa gabi? Ano lang kayo na matay? Hindi pa nga malaman eh. Malamang, may depresya yung bata pagkapanganak pa lang. Malamang nagmano sa ina na mahina, sakitin. Kung papaging magulang, ipapa-autopsy siguro para malaman nila kung nung talagang kinamatay yung sanggol eh. Kaya may kukunin pa ako dito. Sige, Ando, makinin na ako. Namadali ako. Sabit sa anak ng Del Valle.
muna na. Ilang buwan din akong nag-alala sa kalagayan ni Almira. Walang sandali, hindi ko naiisip kung anong maaaring ibungan ng kanyang pangamanak. Maaari siyang mamatay. O sila ng kanyang pinagdadalang tao. Dininig ng Diyos ang aming panalangin. Nakaraos siya ng matiwasay sa panganganak. Dapat ka ba isipin na madidisgrasya siya panganak ko? Paano mo kayo sasabihin kay Almira ang nangyari sa inyo? Gagamaw ko na sa isip ko eh. Hindi niya dapat malaman ang nangyari. Pero paano? Hanap-hanapin niya ang bata. Alam mo, Mante, kung may maitutulong lang ako, tutulong ako. Kasi ayaw ko rin yan eh. Ayaw ko rin masaktan si Almira pag nalaman niya ang nangyari sa inyo. Tama ka eh. Makakasama sa kanya. Isakit ka naman siya sa puso. Bakit? May naisip lang ako. Malaking maitutulong mo sa amin. Kung bukal sa kalooban mo na matulungan si Almira. Amante, kung naging bukal sa kalooban yung pagtulong sa amin, kaya ko rin gawin sa inyo. Isa lang ang problema eh. Anong magagawa ko? Parang mahirap lang ako. Gary, hindi sukat ang kahirapan sa taong gustong tumulong. Kung at hindi ako, ikaw makakatulong sa amin. Ano? Anong may tatulong ko? Bibigyan ko ng magandang kinabukasan ang isa sa anak mong kambal. Ipaampun mo siya sa amin. Kwan, di ba, nagkagulo dito kagabi, di ba? Eh, hindi ko malaman kung saan ko naiwan yung dala-dala umalis eh. Inahanap mo, hindi ko makita. Huwag muna ulitin to, Cardo. Sa susunod na papasok ka dito, magpapaalam ka muna. Sabi mo eh, hindi ko na ulitin. Gary, hindi ako nagbibiro. Tatanawin ko malaking utang na loob kung pagbibigyan mo pakiusap ko sa'yo. Ituturing ko ang tunay na anak ang anak niyo ni Susan.
Pero hindi kaya ng dibdib ko. Isa pa, kaya ko namang bigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya ko eh. Larry, alam ko yun eh. Pero sa sandaling ito, ikaw lamang makakatulong kay Almira. Kaya sa'yo ako lumapit. Bakit kay Almira? Naisip ko lang na gusto kong palabasin ay hindi namatay ang anak namin. Yung aamponin namin sa'yo, sasabihin ko anak namin, hindi niya malalaman na namatay yung tunay naming anak. Sa madalit salita, kami ni Susan, makawalan kami ng karapatan sa anak namin. Pare, tututulan ni Susan ang naisip mo. Eh di kung kinakailangan huwag natin sabihin sa asawa mo. Ano sinasabi mo? Tayo lang dalawa mag-uusap, tayong dalawa makakaalam. Amante, hindi ko ipaampon ang anak ko. Gary, isipin mo, hindi lamang anak mo ang giginawa, pati kakambal niya, pati ikaw, pati si Susan. Uulitin ko, hindi ko maibibigay sa'yo ang anak ko. Kahit 70 mil, kahit 100,000 piso, kahit ngayon, basta ipampon mo lang sa akin ang batang.